buhay sa ating lahat. Natunghayan po natin ang COVID-19 advisories bilang 1 to 5 na naglalayong makapagbigay gabay sa ating mga BJMP personnel. Ngayon ay babahagi po namin ang COVID-19 advisories bilang 6 to 10 na tumatalakay sa welfare ng ating mga BJMP personnel at PDL sa loob ng jail facilities tungkol sa kanilang physical and mental health sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ang matagal na pamamalagi ating mga jail officers sa loob ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa kanilang physical na kalusugan at pag-iisip. Maaaring gayon din ang maging epekto sa ating mga PDL na hindi rin nakikita at nakakasama ang kanilang mga kaanak dahil sa lockdown. Dahil sa stress, nataas ang tsansa na ang mga personnel at PDL ay magkasakit sa gitna ng lockdown o kaya naman ay maaari din mangyari ito sa mga natural na dahilan. Upang makaiwas sa nasabing sitwasyon, sinasaad sa BJMP COVID-19 Advisory Number 6 ang pagsasagawa ng constant monitoring sa health conditions ng lahat ng PDL at personnel. Ang Advisory Number 6 din ay nagbibigay ng mga panuntunan kung ano ang mga dapat na gawin para ang mga PDL at personnel sakaling mangyari man na magkaroon ng personnel o PDL na may sakit sa loob ng pasilidad. Napapaloob sa advisory na ito ang listahan ng mga pasilidad at contact persons na maaaring puntahan o tawagan kung mayroon mang kinakailangan isang gunit tungkol sa medikal na pangangailangan na may kinalaman sa COVID-19. Ang BJMP COVID-19 Advisory Number 7 ay nagbibigay direktiba sa lahat ng mga personnel upang mahigpit na sumunod sa lahat ng social media etiquette at umiwas sa pagpapahayag o pagpapalaganap ng mga maling impormasyon o pagtugon sa mga post o messages na kung saan ay walang katotohanan, mapang-abuso, malaswa, hindi pamantayan, o kaya'y paggawala ng respeto na may kinalaman sa ating jail bureau. Bilang karagtagan ay iyong pamamahagi ng mga unverified information tungkol sa COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bilang pagsaalang-alang sa aspitong psychological na kung saan kasalukuyang jail lockdown ay maaaring magdulot ng hindi magandang epekto sa kondisyong mental at emosyonal sa mga personnel at PDL. Inilabas ang COVID-19 Advisory Number 8 na kung saan ay inilalahat dito ang mga hakbangin na pwedeng isagawa tulad ng mga modified physical activities, idalaw, pag-ehersisyo at iba pa. Bukod dito, ilan pang karagdagang impormasyon sa ating kakayahang umangkop sa panahon ng COVID-19 crisis. At ang directory ng BJMP psychologist at psychometrician ay matatagpuan din sa advisory na ito. Ang bawat jail unit ay dapat na magkaroon ng sapat na imbakan at supply ng pagkain, tubig at mga gamot upang mapanatili ang lahat ng mga pangangailangan ng ating mga PDL at personnel sa panahon ng lockdown. Ipinapaalala din sa Advisory Number 9 ang tamang pag-iimbentaryo, pagmomonitor, pagre-report sa rehiyon at advance na pag-request o pamimili kung kinakailangan. Bilang pagsuporta sa mga pagsisikap ng ating mga ahensyang lumalaban sa COVID-19 tulad ng DOH at ang ating mga local government units, ang BJMP ay maaaring magbigay ng assistance sa mga ahensyang ito upang mas mapainting pa ang inisyatibo sa pagpuksa sa COVID-19. Ang ilan sa mga maaaring maiambag ng BJMP sa mga ahensyang ito ay ang mga sumusunod. Una, pagbibigay ng karagdagang pwersa mula sa response team ng jail. Ngunit maaari lamang na makapagbigay ng isang jail ng karagdagang tao kung mayroong itong sapat na personnel sa jail upang hindi makompromiso ang seguridad sa ating mga jail.
Pangalawa, pansamantalang pagpapahiram ng ating mga bakanting pasilidad o ang mga jails na di nagagamit. Ang provision na ito ay dapat na magkaroon ng memorandum of agreement between the concerned agency at ng BJMP. Pangatlo, pagpapahiram ng ating BJMP transport vehicles, tanging personnel lamang ng BJMP ang maaaring magmaneho sa ating transport vehicle. Ang lahat ng ito ay ayon sa Advisory 10 ay maaaring mailathala sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng BJMP at mga nabanggit na ahensya.